Good morning mga campers, today's video I will teach you how to feed hundreds of betta, feeding them alive foods like tubipex worms. Tara! So ayan mga campers, ang gagamitin kong lalagyan ng tubipex worm is itong maliit na mineral water na ito. So ang gawin nyo lang mga campers is lagyan nyo to ng tubig, kahit konti lang mga campers. Ayan, dito kung kumukuha ng tubig. Diyan sa mga pimil, black orchid ko, mga pimil yan. Kung gusto nyo makita yan, mapakita ko yan sa inyo sa susunod. Ayan, yan yung mga pimil betas ko, mga black orchid. Yan yung mga first batch na orchid na nabuhay sa breeding ko. Ayan, so yan. Siguraduhin nyo mga ka-keepers na ang gagamitin yung tubipex worm is malinis na. Ayan. Ito yung nililinisin ko pa mga ka-keepers. Kailangan talaga kung meron kayong tubipex worm, dapat malinis na siya for 4 days. Pinapalitan ko yan ng tubig. Pinapalitan ko yan ng tubig palagi mga ka-keepers, every day. Kung makita ko na marumi na yung tubig, yan. Tapos ito, malinis na to para madaling malinis at masuka ng mga tubi, yung mga dumi. Siguraduhin nyo, nalagyan nyo siya ng antibiotic like amoxicillin. Ayan. So ayan mga keepers. So ayan mga keepers, huwag kalimut ng gumamit ng tinidor sa pagkuha ng tubipex worm. Ayan lang. Ito lang mga keepers. Kumuha ka lang ng konti. Ayan. Ito. Yan. Ganito. Ganito karami. Okay na. Yan. 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 Tapos, ilagay nyo dito mga ka-keepers. Yan. So, takpan nyo lang mga ka-keepers. After nyo malagyan ng tubipex worm. Yan. Tapos, shake nyo mga ka-keepers. Yan. Konti lang yung ilagay natin mga ka-keepers para sa mga betas natin. So yan, napakita ko ito yung hapmon mascot. Yan, konti lang mga ka-keepers. Yan yung mga ka-keepers. Make sure na i-double check nyo na malagyan talaga sila. Ay, sinaparami ko mga keepers. Yan. Ano yan? Yan. Yan mga keepers. Yan. Yan mga keepers. Tandaan lang. Kainin nyo yan. Dito naman tayo. Huwag kalimutang lagyan. Yan natin mga keepers. Konti lang mga keepers. Huwag pasubraan. Okay lang man di pasubraan. Pero sa akin kasi hindi ko pinapasubraan ng tubipex worms. Mas the best din ipakain kiti-kiti. Okay din siya ipakain kiti-kiti. Yan. Ito yung mga... Ano ko? Yan. Yan. Ito yung daily routine ko. Sa umaga, napakain ko lahat ng mga betta ng live foods. Yan. Ayan lang. Yan. Kahit konti lang mga keepers. Dali naman di mabusog itong mga betta. Yan. Yan mga keepers. Yan. Kainin mo lang. Yan. Papakain mo talaga lahat yan. Ito. Kalimutan. Lahat yan pakainin.
Ayan. 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 Make sure talaga na natatapunan sila ng pagkain. Sorry yung beta. Ayan. Ayan yung daily routine ko, mga ka-keepers. So, today, ito yung mga napag-iwanan. Gyan mo na lang konti. Ayan. Yun na yan. Dali na yan mabusog, mga ka-keepers. Of course, yung mga female betas. Ayan. Mga black orchid ko yan, mga ka-keepers. Ayan yung unang breed ko. Ayan. Konti lang. Ayan, madali hindi mabusog yung mga isda na yan. Tapos, ito. Pilimutan lahat yan. Ito yun na. Ayan. Ayan. Yung mga keepers. Basta huwag nyo lang kalimutan. After nyo mapakain, sa akin kasi, yung nagawa ko, after ko mapakain lahat, is pinapa-player ko talaga sila, mga ka-keepers, para yung pagkain madaling matunaw sa kanila. Tapos yung ano, yung mga fins nila madaling tumubo. Yan. At yan, dapat wala kang makaligtaan dyan kahit isa. Yan. Yan, mga ka-keepers. Yan. At huli, ito rin sa female breeders ko. Yung female breeder ko. Ito lang. Kahit dito mo lang ilagay. Makain din mo yan. Pupuntahan lang nila yan. Yan. Pupuntahan lang nila yan. Yung mga pagkain na yan. Yan. Nagsisipagpuntahan na yan, mga ka-keepers. Ayan. Ayan natin. Marami pa. May marami pa natira. Pwede mo ilagay yan. Marami, marami kasi akong mga breeders dito, mga ka-keepers. Kaya dito ko na lang ilagay lahat. Para mabilis sila mag-produce ng eggs. The best yung mga tubig. Saka kitikiti sa pag-produce ng egg ng female. 4 days lang nagpo-produce na yan ng egg, mga ka-keepers. Basta live food lang yung pakain mo. Yan. Yan, mga ka-keepers. Yan, so pupuntahan na nila lahat yan. Yan. Pupuntahan na nila yung mga pag-tubi na yan. So yun, mga ka-keepers, yun yung paraan ko para sa pag-feed ng mga betas ko. Yun yung daily routine ko, mga ka-keepers, kung paano sa pakainin using live foods. Thank you, mga ka-keepers, at huwag kalimutan to hit the subscribe button. Salamat, mga ka-keepers.